gusto ng Panginoon, lumago tayo. At paano tayo lalago? Yun pag-uusapan natin. Sin-conscious versus sun-conscious. Yung pag-uusapan natin. At sabi po sa John chapter 5 verse 19 hanggang 20, ASND na sala yung Tagalog po tayo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang. Kundi ginagawa ko lang, nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Verse 20, minamahal ng Ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito, ang mga gawaing ipapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. Sin-conscious versus sun-conscious bilang Kristiyano, no? Hindi pa tayo nakakilala ng malinaw na mensahe ng biyaya ng Diyos, sin-conscious tayo. Amen? Ibig sabihin, lahat ng kilos natin, iniingatan natin. Kasi baka magkamali tayo. Wala pong masama doon. Walang masama na mag-ingat kasi baka magkamali. Pero ang tanong, nagkakamali ba tayo? Sino po ang nagkakamali dito? Taas ang kamay. Sinong sumasablay dito? Walang magsasabi na sa kasalukuyang panahon, hindi ka na nagkakasala, hindi ka na nagkukulang. Amen? Meron pa rin tayong nagagawang mali. Kasi nga, hindi pa tayo perpekto sa ating kaluluwa. Minsan mukhang perpekto lang tayo sa ating physical, pero hindi pa rin. May kakulangan pa tayo. Merong mga desisyong mali, merong mga pagkakamaling hindi sinasadya, o kaya naman sinadya. Kahit ano pa yung pagkakamali niyan, pagkakamali pa rin. Amen? Ang problema, pag ikaw ay sin-conscious, hindi ka makausad-usad. Kasi pag nagkamali ka ng isang beses, inuudyokan ng sarili mo, na inuusgan mo ang sarili mo na hindi mo kayang baguhin. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagkamali, pinipilit mong itama. Wala namang masamang piliting itama. Tama po ba? Kaya lang, ang problema, pag sin-conscious ka at nagkamali ka, hindi ka makausad, hindi ka makabalik. Kaya dyan pumapasok yung mga Kristiyano na, Pastor, hindi muna ako mag-church kasi hindi ayos ang sarili ko. Kasi may problema akong personal. Kasi meron akong nagawang hindi mo alam. PM ko na lang, Pastor. Sana ganun eh, no? Pero karaniwan, hindi natin sinasabi. Tama po ba? Karaniwan, hindi natin binabanggit. O meron nga pong isang magaling na guro. No, hindi ko na sasabihin kung sino siya. Pero ang kanyang mga libro ay talaga pong binabasa ng maraming kapastoran. Yung tao na yun, ginagalang na magaling na magturo. Kaya lang, nung siya'y nawala, nagkaroon ng issue. Lumabas yung issue. So, ibig sabihin, walang maliit, walang malaking pagkatao sa mga Kristiyano ang ligtas sa mga pagkakamali. Kaya lang, iniisip natin yung aura natin sa ibang tao. Tama po ba? Yung aura natin dapat perfect. Ang problema dyan, pag nagkamali ka, ang hirap bumalik. Pero alam nyo, pag ikaw ay sun-conscious, ibig sabihin ng sun-conscious, Christ-conscious. Ibig sabihin, Christ-conscious, alam mo na sa ganang sayo, hindi mo kaya ang iyong sariling iligtas. Kailangan mo ng isang tagapagligtas at yun ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ, ginawa na ang perpektong batas para ikaw na nagkakamali ay maging perpekto sa paningin ng Diyos. Amen? Ang masarap dito, mga kapatid, yung kahinaan natin, alam ng Diyos. Yung kahinaan natin, alam ng Panginoong Diyos na mangyayari sa atin. Sabi po yun sa Bible, na tayo bilang mga tao, alam ng Diyos ang kahinaan natin at inintindi ng Diyos yun. Amen? Kaya huwag mo nga iisipin, pag nagkamali ka, huhusgahan ka na. There's no judgment, there's no condemnation to those who are in Christ. Amen?
Kaya kailangan sun-conscious tayo. Kailangan iisipin natin palagi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya pagising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Panginoon dahil sa ganang sarili mo, wala kang kayang gawin. Pero dahil kay Jesus na nasa iyo at kinilala mo na, lahat ay kaya mong pagtagumpayan. Amen? Kaya nga tayo ay victorious. Kaya nga tayo ay more than conquerors. Because the battle is already finished. At ang panalo ay ang ating Panginoong Jesus. At yung panalo na yon, kasama ka. Amen? Kaya be sun-conscious. Ano niyo po, para kayo ay lumago sa Panginoon? Hindi kayo lalago sa pagbabasa lang ng Word of God, sa pagpanalangin, sa pagpunta sa church. No? Lalago kayo sa pagtitig nyo sa ating Diyos Ama na nasa langit. Titigan nyo kung sino ang Diyos natin. At ang sabi po ng Biblia, ang very image ng ating Diyos Ama ay nakita sa kanyang anak. Kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus upang ang gawa ng Diyos, upang ang karakter ng Diyos ay makita ng malinaw ng ating mga mata. Dahil walang sino man, kahit sino ang nakakita sa Diyos. Amen? Wala pong masama sa pag-pray, sa pagbabasa. Lagi po natin ginagawa yan, sinasabi natin yan. Kaya lang hindi tayo lalago doon sa ginagawa natin kung hindi tayo nakatutok, nakatingin doon sa ating Diyos Ama. Dapat tignan natin kung sino siya. Ibig sabihin, habang nagpe-pray ka, habang nagbabasa ka, hindi yung verse ang kinakabisado mo, kundi sino ang ating Panginoon. Habang binabasa mo, tignan mo kung ano ang makikita mong karakter niya na sasalamin sa atin. Kaya nga dapat nating alamin kung sino tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Marami po kasing mga tao na naging religyoso ang ginawa, kinabisado yung verse. Kaya pag may problema, ito yung verse pang tapal ko dyan. Diba? Halimbawa, dumadanas ka ng matinding problema, ang sabi ng Bible sa Korinto, walang pagsubok na hindi mo kakayanin. Tama po yun. Yung favorite verse ang ginamit pang tapal dun sa problema. Wala pong problema dun. Ang nagiging problema, magkakaroon tayo ng pagtingin doon sa verse na parang magic. Lalago tayo pag tinitigan natin ng gusto ang ating Diyos Ama at magagawa natin yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo because Jesus Christ is the very image and likeness of our Father in heaven. Amen? Hindi mahirap lumago. Bakit? Una, nasa iyo ang DNA. Pangalawa, meron kang spiritual connection. Yung makikita mo sa Biblia na sinasabi ng Panginoon patungkol sa Kanya, maiintindihan mo na. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo bilang Kristiyano, na born again tayo, titigan natin maigi ano ang ginagawa ng Ama at makikita natin yon sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi niya doon sa binasa natin sa John chapter 5 verse 19 to 20, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang. Kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng Ama. Kaya look unto Jesus because the very image of God, the Father, is in Jesus. Amen? Be sun-conscious.